So yun, what's up mga ka-JL? Ngayong araw mga ka-JL, meron tayong i-repair na isang factory defect. At i-review rin natin ito mga ka-JL para malaman nyo kung solid ba yung pagbili nyo dito sa ganitong brand mga ka-JL. Yung brand nito mga ka-JL is BJL. Yun na rin, parang JL na rin. So ganyan lang yan. Isang EB6 auto. Meron siyang Bluetooth mga ka-JL. Tapos nasa ayan, nasa 400 watts. Tapos ang sira daw dito mga ka-JL, meron siyang power pero hindi na tumutunog. So yan yung sira niya mga ka-JL. So ayusin natin at titingnan natin ang loob. So tara, let's na mga ka-JL. Pero bago yan, intro muna tayo. DJ Darwin Remix. So buksan na natin ito mga ka-JL para makita na natin ang loob. It's time kong magbubukas ng ganitong amplifier mga ka-JL na bagong model. So kaya titingnan natin ang loob para malaman natin kung sulit pa yung pagbili nyo dito. Yahoo! Tingnan natin ito mga ka-JL kung parehas lang ba sila ng kwan, yung concert na China-China rin. Kasi mga ganito mga ka-JL is China made, mga China made ito mga ka-JL. So i-compare natin doon mga ka-JL. Sasabihin ko sa inyo kung magkaparehas lang ba sila. So yan, naka-seal pa yung amplifier natin, naka-warranty pa. So tirahin na natin ito, buksan na natin. So sa gustong magpa shoutout dyan sa video natin, sa next video natin, comment lang kayo para ma shoutout natin yung pangalan nyo. Pasensya na kayo mga ka-JL sa ingay sa bodega namin. Talagang palagi ko yung pinapasensya sa inyo. Yan. Titingnan natin ito mga ka-JL, yung transformer nito kung bronze ba o kung aluminum. Kasi mga ka-JL, kadalasan na China made na amplifier, yung transformer na ginagamit sa rewind niya, aluminum mga ka-JL. So yun, buksan na natin. So ito yung amplifier niya mga ka-JL. Napakaganda. Bali ibang iba pala siya mga ka-JL sa kwan, sa 6-auto na concert. Yan, yan yung design niya. Yan. Yan, yan yung amplifier niya mga ka-JL. Ibang iba yung design niya. Meron siyang tatlo na kapasitor dyan. Tsaka meron din tatlo dito sa kabila. So yan yung transformer niya mga ka-JL. Yan. Ang supply niya mga ka-JL, yan, kung nakikita nyo, 33.5 volts AC yung para sa amplifier niya. Yung tone control niya naman na supply is 15.5. Yan mga ka-JL. So ito yung amplifier niya. Bali ganun pa rin yung power niya mga ka-JL. Apat-apat pa rin per channel. So yan naman yung number ng power niya.
Sana nakikita nyo. Madilim kasi masyado mga kajel. Tapos yung kwan. Ako na lang magbabasa ng number mga kajel. Yung power niya mga kajel is E1941 dalawa at saka dalawang C5198. So yan yung power niya mga kajel. Tsaka yung driver niya mga kajel, yan pre-driver niya, yan. Tsaka yung driver niya mga kajel, pinaiba rin, pinaliit. Yan. Kumbaga dun sa concert, iba yung driver nung sa concert man, kung hindi ako nagkakamali. Pero yung dito, iba ito, pinaliit. Tapos babalatan lang natin ito ng konti mga kajel. Tapos tingnan natin kung aluminum yung rewind nito or bronze. So subukan na natin mga kajel para magkaalaman na. So titingnan natin mga kajel. Yan, bubutasan na natin ito ng kaunti lang. Tingnan natin mga kajel kung bronze ito or ganun pa rin sa iba. So yun, mag-alaman na to. So yun, tama yung inala natin ito mga kajel. Talagang made in China talaga. Yan. Yan mga kajel. Hindi masyado makita mga kajel. Ito. Ito siya. Maliwanag kasi masyado. Off natin yung ilaw. Ganun pa rin. Subukan natin isa. Ayan. Ayan mga kajel kung nakikita nyo. Pasensya na kayo mga kajel. Yan, papakita ko lang sa inyo. Yan yung parang puti mga kajel. Hindi yan bronze mga kajel yung coil nito. Aluminum lamang ito mga kajel, yan. Madaling napuputol. So ibabalik na natin yung ilaw mga kajel. Yan. So nakita nyo na mga kajel. Talagang made in China ito. Pag mga ganito kasi mga kajel, yung ginagamit nila na magnetic, talagang malulugi tayo mga kajel. So okay lang naman itong board nya mga kajel, yan. Maganda naman yung design niya. Yun nga lang mga kajel, ang problema pa dito yung heatsink natin. Masyadong maliit yan. Meron naman siyang air vent yan. Pero ang problema nga talaga dito ito, heatsink natin maliit. So kung bakbakan mga kajel, hindi ito tatagal. Madaling sasoko ito. Yung kapasitor naman niya is 6 yan. So yun lang mga kajel yung may sasabi ko dito. Ito mga kajel, kayo na mag-decide kung bibili kayo. Basta na nasabi ko sa inyo kung ano yung transformer nito. So yun, i-repair natin. So saksak natin mga kajel. Ang sabi doon is merong power. Try nga natin. 12 seconds later. So yun mga kajel, okay naman yung amplifier natin sa tingin ko lang, kasi yung relay natin pumipitik naman pala. Pag ganon kasi mga kajel, pag sira yung ampli natin, talagang yung relay natin diyan pipitik. Pipitik ba talaga yung tama, yung tamang words diyan mga kajel? O mag-on yun mga kajel. Hindi mag-on yung relay natin mga kajel pag sira yung amplifier natin. So yan yung tatandaan nyo. So okay yung relay natin mga kajel. Siguro itong ampli nito mga kajel, kulang lang ito sa himas. Alam nyo yung himas mga kajel, kasi siya na kayo sa words. So kulang lang sa diin yung mga socket nito mga kajel. Kasi kadalasan na encounter ko yung mga ganitong trouble, talagang kulang lang sa diin. Kasi kung minsan mga kajel, sa factory talaga, yung pag lalagay nila ng mga ganito, natatanggal o umaangat konti. So subukan natin siya mga kajel pang idiin natin ito, yung mga ganito niya lahat. Idiin na lang natin. Yun yung first step natin. So idiin natin ito.
Pangdiin natin to lahat. Ayan. So ito mga kanya. Meron akong nakita yan. Kung nakikita nyo. Siguro ito mga kajel. Parang sa input ito, ito. Yung isa niyang paa mga kajel ito. Nakaangat. Nakaangat mga kajel. So ilulubog lang natin. Yan. Yun. Ganyan. Sana yun lang. Tapos so ito mga kajel, tanggal yung dito mga kajel, yung dito sa gilid, dito tanggal ito, lumuwang siya mga kajel, hindi pala natanggal, lumuwang. So yun mga kajel, so subukan natin mga kajel kung tutunog na yung amplifier natin, power natin. Yan. Kahit walang speaker mga kajel, so subukan natin siyang mga kajel kung maglalabas ba ng output tong amplifier natin. So yung ating test prod ilagay natin sa output speaker natin. Tapos yung tester natin ilagay natin sa 2.5. Yan natin. Ayan. Ayan. Yung kamay natin mga kajel, lagay natin dito sa volume. Ito. Volume natin. Tapos tingnan yung tester mga kajel. Yun. Kung nakikita nyo, gumagalaw. Yan. Tingnan naman natin dito sa input. Dito. Tingnan nyo yung tester natin mga kajel. Yung pointer ng tester natin. Yan. Kung makikita nyo. Ibig sabihin yan mga kajel, pag gumanon siya, pag ginala nyo dito, yan. Parang maggalaw-galaw yung pointer natin. Ibig sabihin niyan mga kajel, pag nilagyan nyo yan ng input na galing sa DVD or sa USB, tutunog na yan mga kajel. Ibig sabihin, okay yung amplifier natin. So yun mga kajel, sana naintindihan nyo yung sinasabi ko. So lagyan na natin ng speaker. Lagyan natin ng speaker mga kajel para makita nyo kung ano yung in-explain ko sa inyo para yan mga kajel, mga sikretong technique yan ng mga technician. Kaya lang tapusin ko lang eh. So yan mga kajel, tatandaan nyo yung mga sikreto natin para kayo mismo dyan mga kajel, yung mga baguhan dyan na technician, maalalaman ka agad nila. Yun. Power natin ulit. Lagyan natin ng USB. Susubukan na natin. So yun mga kajel, napakasimple lang yung sira nito. Yung lumuwang lang yung mga socket niya dito. So yun na mga kajel, tapos itong i-repair. Tapos na rin natin siyang i-review kung okay ba yung pagpalit mo dito mga kajel. Yun. Yun. Okay na siya? Okay na siya mga kajel? Maganda yung tinig nito? So okay siya mga kajel? Tapos nakalimutan ko pala mga kajel, ito pala yung price ng amplifier natin. Yan. 3,700 mga kajel. So kayo na lang mismo mga kajel mag-decide. Ito yun mga kajel. Maraming salamat sa pagsubaybay sa video natin. Sa mga baguhan dyan na bago lang nakapanood sa video natin, sana i-subscribe nyo. I-hit nyo na rin yung notification natin dyan para lagi kayong updated sa mga latest video natin. Saka paki-like naman mga kajel kung nagustuhan yung video natin. So yun mga kajel, maraming salamat.